Hindi makakadalo si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa pagdinig bukas ng Senado dahil pa rin sa health condition. Pero may babala ang isang senador. May ulat si Daniel Manalastas. Babala ni Senate President Francis Escudero, hindi pwedeng basta baliwalain ang sabina ng Senado. Kasunod ang sabina na inihain ng Senado kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Wala sa kapasahan niya kung siya'y mag-a-attend o hindi. Kapag ka nag-iisa ng sabina, ang husgado man, ang Senado o ang Kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. Sa sulat ni Mayor Guo sa komite na hawak ni Senator Risa Hontiveros, sinabi nito na hindi pa bumubuti ang kanyang kondisyon at lalo pa raw lumala. Kasunod ng ginawa niyang paliwanag noong June 26 hearing na hindi siya makakadalo dahil hindi siya umano physically at mentally fit. Sa nakalipas daw na ilang buwan, naging tampunan daw siya ng malisyosong akusasyon at nahamak ang kanyang pagkatao. Ang lahat daw ng ito nakaapekto umano sa kanyang mental at physical health. Humingi siya ng paumanhin sa komite sa hindi pagdalo sa pagdinig. Wala rin daw siyang layunin na hindi galangin ng komite. Pero kinumpirma rin ni David na nasa Pilipinas pa rin ang suspendidong alkalde. Pero ayon kay Escudero, nasa kamay ni Senator Risa Hontiveros na chairperson ng komite na nag-iimbestiga kung maglalabas ito ng arrest order oras na dead mahiniguo ang pagdinig. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Ayon kay Escudero, kapag ang rason ay may kinalaman sa kalusugan, kinakailangan magpresenta ng medical certificate. Tinatanggap daw ito ng Senado kung may basihan. Kung walang makuha ang pribadong doktor, naduda ako doon, may doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwede padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Ayon naman kay Hontiveros, obligasyon ni Guo at kanyang abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Kung gusto rin daw nitong malinis ang pangalan niya, ay magpakita ito sa pagdinig at sumagot ng maayos. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.